Okay, good morning mga sir. So, meron tayong laptop na na-water damage. So, itong tutorial na to is all about kung paano tayo hahanap ng kung paano natin hahanapin yung parts na nasira sa kanya without schematic diagram. So, sundan niyo lang po yung video at gagawin na natin. Okay, so ayan na, yung laptop. Pasensya na, medyo magulo ang ating shop at mahigit maraming nagpapagawa, no? So, ito na yung ano, travel mate to. Mamaya pakita ko sa inyo yung model. Hindi ko saulado. Pero ito nga, nabasa itong ilalim. So, ang problema sa kanya, built-in yung battery, kaya hindi agad naalis yung battery. Nasunog yung board, no. So, tinanggihan na sa ibang shop. So, gagawa natin ng paraan kasi sayang din, 'di ba? 2,500, 3,000. So, lipat tayo sa microscope. Ito. Para pakita ko sa inyo yung part na nasunog. Naga lang ha, hanapin ko lang. Okay, ito. May parte dito. Ayun. Aha. Aha. Ayun. So, ayun. Ayun yung nasunog. So, ang problema, dahil latest model, walang schematic diagram na available. So, ang problema pa, yung mismong part na nasunog, hindi na natin ma-recognize kung anong klaseng chip. So, pakita ko sa inyo, sa desktop, gamit tayong bandicam, para pakita ko sa inyo yung discarding ginawa ko, para makita natin yung part, no, ng laptop na yan, kung yung part number niya, at saka kung ano ba yung nasunog na yon. Okay, ito, so ito na yung video kung paano natin nakita yung part number ng laptop nating nasunog. So, ito nga pala yung ano, laptop, Acer Travel Mate. Ito yung model nun, di ba? Tingnan mo, napakamahal din. Kaya, inano ko rin gawin kasi kawawa nga din yung customer. Wala pa daw, ilang buwan pa lang daw nagagamit nung mabasa, no? Galing to sa ibang bayan, hindi to taga dito sa amin. Pinadala lang dito. So, ito, in-screenshot ko yung part na nasunog, no? Para masabi natin, para ba maging, paano ba maging magaling na technician, no? So, walang magaling. Kahit nga yung mga mentor natin, kung minsan, magiging pantay-pantay na lang tayo. Kahit yung mga tinuruan ko na mga kakilala, pagdating ng panahon, halos iisa na rin ang kaalaman natin. Nagkakaiba lang tayo sa diskarte, no? Sa diskarte tayo magkakaiba-iba. Kaya nga niyan, sinabi na sa ibang lugar, although marurunong din sila, sinabi na hindi na kasi hindi na makikita yung part na bansa, yung mga hindi na nga magagawa. Kasi nga, napansin ko, kaya sinabing ganun, nung mabuksan ko nga, ganito na pala. Hindi mo na makawalang schematic, hindi mo makita yung part number ng laptop. So, anong gagawin natin? Pagaganahin natin yung konting diskarte, no? Konting diskarte bilang isang technician. So, yan, Acer Travel Mate. So, pagpalagay natin yan, yung schematic na yan, hanapin nyo. Yan, kung makikita nyo, kung may schematic kayo mabibigay sa akin at nakita nyo, ay mas maganda. Malupit kayo. Nakakita kayo, talagang nahirapan ako maghanap. Hindi ko makita yung schematic diagram niyan. Ang ginawa ko na lang, hinanap ko yung part number na nasunog. So, paano ko hinanap? Maraming paraan. Dati, ginagawa ko, nung una, humahanap ako ng mga laptops na ni-release. Halimbawa ito ni-release 2020. Baka mayroong schematic na available ng ibang laptop na 2020 model din. So, yung iba naman, ang ginagawa ko, humahanap ako 2019. Almost kuminsan, basta mga Acer, pare-pareho yung mga, yun sa 3.3 controller nila, 3.35 volts, yun sa mga battery controller, pare-pareho yung mga chip na ginamit. So, yun, yung may ibang paraan. So, dito sa case natin na to, may nakikita pa dun sa mismong ano, kung mapapansin nyo, yung mismong chip, ayan o, AWBCM, CMK. Pag tinype mo yan, AWBCMK sa Google, AWBCMK, wala kang makikita kahit sa images. Nag-iiba nga eh. Oh, walang mga chip. So, AWBCMK. Ano nga ba? Ulitin natin. AWBCMK. Okay. AW
AWBCMK chip. Type natin chip. So wala, walang lumalabas. As in, paano yan? Ang napakahirap. So ito pa yung sunod. Tanggalin mo to natin tong panghuling letter. AWB chip. Ayun. Oh. Ilan yung pin ng ating ano? 1 2 3 4 5. 5. 5 yung apat na side. May possibility na ito 'yan. So paano natin masisiguradong 'yan nga? Ang tanong, no? Paano natin masisiguradong 'yan nga? So kopyahin natin 'to, halimbawa 'tong ano. Ito. AliExpress. Ano ba yung model na 'yan? Ay nako. Type natin, copy. So paste natin. Nakita nyo, kinuha ko lang yung ano, AWBC, no, may lumabas. Tapos kuhain natin yung datasheet. Datasheet ng ating nakitang part, no. Datasheet. Okay. So ito 'yun. Yan. So may datasheet na tayo. Yung sa tawag dito. Yung sa ano ng ating chip, yung sa itsura niya, sa form factor niya, sa pins niya, parehong-pareho, tigli 5, bali 20 pin. So, yung data sheet, dito natin masisigurado na ito nga yun. So, paano natin masisigurado? So, ito yung chip, no? Ito yung data sheet. Okay. So, pin 1, simula tayo sa tuldok. Yun ang pin 1, paikot na ganun hanggang papunta sa 20. Okay, nakikita nyo ba yung cursor ko? Okay. So, ito yung ating chip. Yung ating chip. So, okay. So, mag-start tayo sa pin 1. So, since ang pin 1 niya, nandito sa ilalim. Ayun, no? Kita nyo? Ito yung ibabaw. Ito yung ibabaw, eh. Itong nasa left. Ito yung ilalim, nasa right. Okay? So, ayan. Lakihan nga natin ng konti. Okay. Naugong ba? Teka, naugong ata. Okay. So, ayan. Pin 1. Okay, ito yung pin 1. So, yung pin 1, nakaseparate. Meron dito apat na pin, magkakadikit siya. Yung pin 1, nakaseparate. Ito. Okay. So, tingnan natin sa datasheet. Yung pin 1, ito. Yung BS. Tapos yung 2, 3, 4, 5, magkakadikit. Kita nyo? Dito pa lang, parang ito na nga yun, di ba? Parang gano'n na sabihin natin. Okay, BS1. So, ano yung BS1? Bootstamp pin, supply, high side gate drive. Okay? Develop this pin, LX pin, with, decouple this pin to LX pin with 1.1 microfarad ceramic capacitor. Okay? So, yung sunod yung 2, 3, 4, 5, 5 na pin ay... Okay, 2, 3, 4, 5, in. Natin na in. Okay, nakikita nyo itong in. 2, 3, 4, 5. Input pin. Decouple this pin to ground. Pin with at least 10. Okay, 10 microfarad ceramic capacitor. Okay, tingnan natin to. Yung ating picture. Tingnan natin. Yung nakita nyo, 2, 3, 4, 5. Idikit daw sa capacitor at idecouple sa ground. Ayan. Kikita nyo, 2, 3, 4, 5, nakadikit sa ceramic capacitor. Ano ba yung hindi ko nga rin ma-pronounce ng ayos. Ano ba yan? Decouple ang pronounce ko. Okay, tingnan natin. Copy, paste natin kung ano ba yan. Google, meaning, para intindihan nyo. Okay. Decouple, tingnan natin. Decouple, tama. So, sa electrical component, make the interaction between electrical components so weak, okay, that there is a little transfer of energy between them. So from positive supply yung E natin to ground, di ba, meron silang sineparate sila ng ceramic capacitor. Okay, so ang ceramic capacitor natin, ito yun yung decouple natin natawag. So dito sa side ng 1 2 3 4 5, sure na tayo na ito yun. Pasok to. So, dito tayo sa taas. Okay. So, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. So ito, 15, 14. So tingnan natin tong 14, kung mapapansin nyo, parang ano to, yung dalawang resistor na magkadikit, ano nga, nalilimutan ko tuloy. So, okay, tingnan natin yung 14. Pin 14, FB, ay ito, FB, hanapin yung FB dito. FB, ayun, pin 14. Output feedback pin connect to the center point of resistor divider. Okay, voltage divider. Voltage divider yung dalawang resistor. Nakikita nyo, ayan o, pin 14, dalawang resistor magkadikit. Tapos, yung parehong end nila nasa magkaibang voltage. Yan na tinatawag nga natin voltage divider, di ba? Magkaibang supply yung dalawang resistor natin. Tapos, napunta siya sa pin 14. 14, 15, parang naka-float yung 15. Pero huwag natin pansinin. 15, 16, 17. Tingnan natin itong 17. Okay, yan yung 17. Yan, tingnan yung picture. Nakadikit siya sa ceramic capacitor. So, okay, pin 17. 16, 17, BCC pala yun. Pin 17, BCC. Okay, BCC, pin 17. Internal 3.3 volts, LDO output, power supply for internal analog circuit and driving circuit. Decouple the pin to ground with 2.2 microfarad ceramic capacitor. Okay. So dito, pagdating natin dito sa pin 17, ayan, nakadikit din siya. For sure, ito na yung chip na hinahanap natin. So ngayon, order natin yung chip na yan. Sabihin ko na lang kay customer, ma'am, may papalitan po tayo. Kahit po hindi magawa, ay babayaran nyo po yung binili nating chip, no? Eh, kaysa naman, tingnan mo, magkano yan? Ilang buwan pa lang niya nagamit. Susugal na yon kasi sa ibang lugar, ayaw na ang gawin yung laptop niya, di ba? Susugal na yun si customer. Singilan mo ng 500 ba? O 350 ba? Para dun sa chip. Di ba? So, sa susunod na video, umorder pa lang ako ng chip. Sa susunod na video, titingnan natin kung gagana. Pero dun sa ginawa nating diagnostic, sigurado na tayo na ito yung chip na nawawala. Ngayon, sabihin nyo, ay, biniloko lang kayo nyan. Tumingin ka na lang sa schematic. Okay? So, to prove you na talagang napakahirap hanapin at kung mayroon man makakakita, maraming salamat at pakisend na rin sa akin yung schematic diagram nitong mismong model na to. Okay po? Saka yung board nya, nakita nyo itsura kanina, ganun yung board, ganun yung itsura. Okay, thank you. That's all. So, pa-subscribe naman mga sir sa aking YouTube channel para sa mas marami pang video yung gagawin natin.